Hi guys! Welcome back to Sarah's Kitchen! Magluluto po ako ngayon ng isa pang recipe na pwede nyo ihanda this Christmas. Iyak mag-gusto ninyo at ng inyong mga bisita. Ang lulutuin ko po ngayon ay pork pata humba with mushroom or braised pork leg with mushroom. Ang mga ingredients natin gagamitin. Itong pork leg at yung pork belly, hindi ko na nilagyan ng mantika kasi kakatas mamaya yung mantika nila. Hinaluan ko po ito ng pork belly kasi request ng aking mga kids ay lagyan ko ng kaunting laman, wag lang puro leg. Tapos one time sinubukan ko lagyan ng mushroom at natikman ko masarap siya. So from that time on, natuwi akong magluluto ng humba, nilalagyan ko siya ng mushroom. Prituhin pa po natin ng kaunti. Pag lightly fried na siya, lagyan na po natin ang garlic. Add onion and ginger. Naglalagay po ako ng ginger para matanggal yung kaunting lansa niya. Then add soy sauce. Dark soy sauce ang gamitin natin. And then bay leaf. Then i-fry pa ng kaunti. Gamit lang po tayo ng water sa pagpapalambot ng pork leg at pork belly. Hindi po kami gumagamit ng pineapple juice sa pagpapalambot nito kasi yun ang way ng pagluluto ng aking mama ng maliit na kami. Lagyan na po natin ng suka. Medyo maraming suka nilagay ko kasi gusto ko medyo maasin. Wag lang natin tatakpan at tahaluin para maluto ang suka. Ayan, kumukulo na. Idagdag na po natin yung star anise at yung brown sugar. Halu-haluin natin ng kaunti. Pagkumulo na siya, takpan lang natin at palambutin sa mahinang apoy. Usually, it takes 40 minutes to 1 hour, depende sa klase ng meat na nabili natin. Pagka malambot na, pwede na natin siyang timplahan ng black bean paste. Yun kasi ang meron ako dito, yun lang ginamit ko. At ng pepper. Natin. Kung medyo matabang pa, dagdagan na lang natin ng asin. Pag yung color niya, hindi pa siya medyo brown, so pwede naman tayo magdagdag ng dark soy sauce, kaya lang titikman natin baka masyado kumalat. Ngayon pwede na natin ilagay yung mushroom. Mga 3 to 4 minutes lang, malambot na to. Lagyan na po natin ng dried dill flowers. Ang pagkakaalam ko po, ito din po yung tinatawag natin na banana blossoms. Ginababad lang din po ito sa tubig at saka ginagawang ko lang po ng nut kasi natutunan ko lang yung sa mother-in-law ko para medyo maganda siyang tignan. Simmer pa po natin ng mga 2 minutes. Ayan, luto na. Ready to serve na. Para po sa kompletong ingredients, makikita niyo po ito sa description box. Sana po mailuto niyo itong recipe nito ngayong Pasko. Siguradong magugustuhan ito ng inyong pamilya at ng inyong mga bisita. Natin.
Ang sarap! Sana nagustuhan ninyo ang isa pang Christmas recipe na i-share ko sa inyo. Kaya subscribe na, like and share. Thank you for watching!